Kung hindi ba ako naubusan ng recipe? Actually, naubusan din talaga ako. Ang hirap kasi mag-isip ng kakaibang negosyo recipe eh. Siyempre, kailangan, una, walang katulad. Masarap, mura, at nakakataka mga itsura. Minsan nga, sa kakaisip ko, nakakatulog na lang ako. May time talagang walang pumapasok sa utak ko, lalo na kapag pagod ako sa mga vlog ko. Tulad ng papaya na to, kadalasan ginagawa natin tong atsara, o kaya naman, pangsahog sa tinola. Ako kasi gusto ko siyang ginagawang parang chichirya. Wala lang, nag-e-enjoy lang kasi akong kainin ito, lalo na kapag napapalutong ko. Pero hindi ko sinasabi na healthy ito, dahil ito ay pinirito. Naisip ko lang recipe na to kasi sa bakuran namin meron kaming papaya dito. Ganito kasi talaga sa probinsya, iba-iba yung tanim, minsan mahihingi mo pa. Itong recipe na to, hindi na maglalasang papaya kapag napirito. Magiging parang chichirya na lang yung lasa nito. Yung ganitong kalaking papaya, hinihiwa ko lang siya sa 6 na piraso. Tsaka sa mga video ko, laging nakalapit yung camera. Para kitang-kita ng mga viewers ko kung paano ko niluluto ito. Saan ko nabibili yung mga ingredients ko? Kadalasan, binibili lang namin to sa mga suking tindahan o sa kanto. Kapag wala talaga mabili, napapapunta na lang kami sa palengke. Gusto ko kasi maintindihan ko yung sitwasyon mga viewers ko eh. Hindi naman kasi lahat sa kanila sagana at may kaya. Yung iba, humahanap lang talaga ng mga murang recipe para makatipid sila. Kaya madalang akong gumamit ng mga ingredients na nabibili lang sa supermarket. Dapat kasi hindi lang pagluluto ang iniisip ko. Kailangan iniisip ko din yung kalagayan ng mga nanonood ng aking video. Dapat kasi papaya string ang gagawin ko. Kaso nga lang kapag walang vegetable slicer yung mga nanonood nitong video, hindi sila makakagawa nito. Kaya nag-adjust na lang ako dito, papaya chips na lang ang ginawa ko. Kasi pwede itong hiwain ng maninipis gamit ang kutsilyo. Kakaiba talaga kapag papaya string, kaso nga lang limited lang ang makakapagluto nito. Yung asin nakakawala talaga ng dagtayan. Pero ako kasi, medyo ilalaga ko lang. Hindi ko naman siya kailangan palambutin ng todo kasi ito ay ipipirito. Pero kadalasan hindi ako nakakapag-reply sa mga chat ng mga followers ko. Kasi sa paggawa ng video, nakakaubos talaga ng oras ito. May time pa nga na madaling araw na ako natatapos sa pag-edit ng video. Pero alam ko, naiintindihan ako ng mga viewers ko. Kasi para sa kanila din naman itong ginagawa ko. Ano kasi eh, priority ko yung paggawa ng video na pang negosyo. Bakit laging pinirito? Ang content ko kasi ay street food style ito. Kaya kadalasan na napapanood nila, halos pinirito. Gumagawa din ako ng mga rice bowl at sa malabig negosyo. Dahil yung mga recipe ko, pangmaliitan lang yung pwesto. Yung tipong makakapagbenta sila, kahit dyan lang sa kanto. Ang target kasi ng content ko ay yung mga nagsisimula palang magnegosyo. Yung hindi gano'ng kalakihan yung puhunan at humahanap lang ng pagkakakitaan. Dito sa papaya, harina, breading mix at paminta lang ang pinangbabalot ko. Pero pwede din sila maglagay ng kalahating tasang cornstarch para mas lumutong pa to. Ang ginagawa ko kasi medyo basa ng konti yung papaya bago ko i-breading. Kasi kapag tuyo ito, ma-wash out lang yung breading ko. Tsaka sinasala ko yung papaya para yung sumobra magamit pa. Nagtataka nga yung ibang viewers ko eh. Bakit daw yung video kailangan sa YouTube pa, samantalang may TikTok at Facebook na? Sa YouTube kasi, malinaw yung video. Di katulad sa TikTok at Facebook, pinapababa yung quality nito. Kumbaga sa dalawa, may pagka-blurred na siya. Pero ina-upload ko pa din man yung mga video sa Facebook at TikTok. Siguro after ng 1 linggo o 2 linggo. Sa pagpipirito ng papaya ko, kailangan hindi siya mag-brown ng todo para hindi maging lasang sunog ito. Tsaka cheese powder lang ang nilalagay ko kasi madaling makabili nito. Yung barbecue at sour cream powder, sa mga supermarket pa ako nakakabili niyan. Siyempre, kung ano ang kadalasang available sa mga viewers ko, yun lang din ang ginagamit ko. Sa part na to, mangkok ang ginamit ko para kitang-kita sa video. Anong pakiramdam bilang silokong kusinero? Actually, mahirap na masarap. Mahirap siya kasi sa part ko, luto ko, shoot ko, edit ko. Buti nga, nandito si TQ eh. Siya namimili ng mga ingredients at nire-ready niya to. Kapag kailangan ko magpa-video, siya na din ang videographer ko. Pero, alam mo yung part na pinakamasarap? Yung tipong babalitan ka ng mga followers mo na nagbebenta sila ng ganito, kumikita na sila ng ganito, at magpapasalamat sa'yo. Yun ang pinakamasarap na pakiramdam bilang silokong kusinero. Yung tuwa at galak na nararamdaman ko sa puso ko, priceless po ito. Kasi hindi na sayang yung mga paggawa namin ng mga video, bagkus nakatulong pa sa kanila ito.